Good day guys, welcome back to Bones Pain and Stop TV. Today ay pag-uusapan natin ano ang mga reasons bakit Kymco KRV 180 ang pinili kong pamalit sa aking Honda Click 150. Disclaimer lang, ang mga reasons ko ay opinion ko lang at base sa ilang research at na-experience ko. Una, yung flat floor footboard. Nanggaling ako sa Honda Click 150. Napaka-practical gamitin ang footboard nito at madaming nailalagay. Kaya ganitong design pa rin ang gusto ko at napaka-spacious ng legroom ng KRV. Sa Honda Click ko kasi, sumasabit talaga ang tuhod ko sa height ko ng 5'9". Medyo mahaba ang bias ko, so I need to move backward para maiwasan pagsayad ng tuhod. Pero dito, kasyang-kasya talaga ako. Next is bigger engine. Kumpara sa NMAX, PCX, Aerox, mas lamang na ito sa kategori nila. At kung ilabas man ang Click 160 na matagal lang hinihintay ng marami, okay lang, di na ako manghihinayang na nabili ko na ito dahil mas malaki pa rin ang engine nito. Next, fuel tank capacity. A 7.2 liters tank capacity is enough para less lang yung time na pupunta ka sa gas stations. Next is unique. Wala kang gaanong makakasabay na ganito ang dala sa ngayon. Kung meron man, mabibilang mo lang sa daliri dahil hindi tulad ng NMAX at PCX, kahit saan ka lumingon, may makikita kang ganito. Kasama sa pagiging unique niya, yung independent swing arm na usually sa big bikes mo lang makikita na nakakatulong para sa perfect weight balance, lalo na sa mga cornering. Next is tires. No need na magpalit ng tires kasi stock pa lang nito, Maxxis na. Subukan ng Maxxis tires na pinalit ko sa stock tires ng Honda Click ko dati. Makapit talaga sa kalsada, basa man yan o mabuhangin. Isa pa sa mga nagustuhan ko talaga yung design. Combination kasi ito ng Maxxis scooter at sports bike. Kaya maganda talaga, lalo na kung nakasakay ka na, ang taas ng seat height niya, feeling big bike ang dala mo dito. Next is performance. Ibibigay niya sa iyo yung need mong power. Walang problema, maski paahon pa yan, kayang-kaya niya. Next is handling. Napakadaling imaneobra nito, lalo na sa traffic guys. Magaan lang dalhin, hindi tulad ng review ng iba sa Honda ADV na medyo mahirap daw isingit sa traffic. Isa yan sa mga factors na tiningnan ko bago ko pinili ito. Yung di ako masyadong mahirapan sa adjustment from Click to KRV. Next is suspension. Napakaswabe ng shock nito. Maski naka-monoshock ito sa likod, hindi mo gaano ramdam ang lubak nito. Swabe din ang front suspension nito, unlike sa iba na may lumalagatok sa harap kapag napapadaan ka sa humps. At nasubukan ko na rin na may angkas, swabe pa rin ang suspension maski may nakaangkas. Pag-usapan naman natin ngayon yung safety features. Ang ganda ng braking power nito guys dahil sa dual ABS o anti-lock braking system at may traction control system nito na tingin ko napakahalaga na di ko nararamdaman sa Honda Click. Isa pang nagustuhan ko dito yung passing light switch na wala sa ibang scooters ngayon. Keyless system. Now, kahit walang answer back ang remote nito tulad ng keyless ng Click 150, binibigay pa rin ito yung comfort sa rider dahil di mo na kailangan maghagilap pa ng susi tuwing sasakay ka basta na-sense ng motor na malapit ang susi o maski nasa bulsa mo, pwede mo nang pihitin at paandarin ang motor mo. Now, pag-usapan naman natin yung comfort. Sobrang lambot ng rider seat nito guys. And you can also extend your legs para sa touring mode. Check na hindi sasakit ang katawan mo dito sa mga long rides. Dahil sa harap na din ang gasolinahan nito, di mo na kailangan buksan ng upuan para lang magpagasolina. At may dual USB charging port na din sa harap mismo na easy access para sa phone. No need na bumili ng adapter para makapag-charge lang ng gadget. At may ilaw din ang compartment nito. So kahit gabi, may hahanapin kang gamit, madali mong makikita. Well, that's it guys. Yan ang 11 reasons bakit napili ko ang Kymco KRV 180. Hope may napulot kayo kahit papano.
dito ko na muna puputulin ang aking video. Salamat. Peace.